So, we just had our first two-time Olympic gold medalist. At ang binabanggit natin dyan ay walang iba kung hindi si Carlos Yulo. That being said, no, lahat, miski ako sobrang proud, no, ang sarap, nung pinanood ko talaga, ang sarap magmura. Shit, Pilipino yan. Kaliwat kanan din yung mga nagbibigay sa kanya ng mga prize dahil sa binigay niyang karangalan sa bansa. Meron pa siyang 35 million na konto. Grabe! Lahat na rin ata ng mga brands na bigay ng pang-congratulate nila para dyan sa atleta. Ito ngayon yung naging problema. Yung momentum kasi na dapat ay ibibigay para ibita si Carlos Yulo at i-celebrate siya, napalitan ng mga iyakan, mga parinigan, at ng usap-usapan tungkol sa family issues nitong si Carlos Yulo. Yung hero's welcome, naging family drama. I would like to apologize if it took me time before discussing this kasi hinihintay ko rin talaga siyang matapos muna kung ano yung mangyayari. Hinihintay ko matapos yung palitan ng interviews between Angelica and Carlos. Yung nanay niya, si Angelica Yulo. I think at this point, it is safe to cover the story kasi sa dulo ng video na to, kumbaga matatapos na yung isang chapter between them. Kung ano yung mangyayari sa mga susunod, eh, tignan na lang po natin. Si Angelica, yung nanay ni Carlos Yulo, naging laman ng napakaraming mga memes at saka mga hate comments. Susubukan ko ikwento sa inyo lahat ng mga pangyayari in a way that we can understand it simply. Bago po tayo magpatuloy, may 1,000 GCash giveaway tayo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Sagutin nyo lang din po yung question of the day natin sa dulo para makasali kayo sa giveaway natin na yan. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Ang dami po nagme-message sa akin ng mga content na gusto nila at sinusulat ko po lahat yan at nire-research ko po. So maraming salamat. Tag nyo rin ako habang nanonood kayo ng video natin ngayon. I-story ko yan. Alam nyo ha, gusto ko lang din i-point out na naniniwala ako na before all this happened, bago mag-umpisa lahat ng gulo, eh nagmamahalan talaga yung mag-ina. Default yan eh. Sa ating lahat, hindi lang sa kanila, no? Wala namang yung pinanganak ay ganun na agad, nag-aaway na agad sila. I just think it's gotten to a point where it wasn't about Carlos and Angelica anymore. But about our own personal experiences, yung sa sinasabi nila nga na utang na loob or yung investment ang anak mentality. I think marami sa atin triggered doon. Kaya parang feeling natin tayo si Carlos Yulo at this point. Kahit wala naman tayong pera at mga milyones na pa-premyo. Nakakaingit dahil sa totoo lang. Mamaya pupuntahan natin yung komentaryo niya. Na, but actually, mas gusto kong mapakinggan din kung ano yung side nyo dito. Kasi mayroong iba na mas naniniwala na dapat irespeto si Angelica. Pero rin may mga nagsasabi na okay lang if Carlos wants to go no contact. Kayo yung magsabi sa akin yan sa ilalim. Sa next part ng video natin, isasummarize natin everything that happened. Ito yung una. I think nag-umpisa talaga lahat when Carlos Yulo earned his first gold medal. Naiyak ako nung pinanonood ko to. Prior to this, meron kasing mga screenshots na kumakalat kung saan sinasabi ng nanay ni Carlos. Ito yung trigger ng lahat, no? Yung Japan pa din talaga. Lakas. Dito nag-umpisa mainis yung mga tao. Kasi, sa mga kalaban niya yan eh, di ba? Isa yung dahilan para mabash si Angelica. And for her to say na Japan pa rin yung malakas, eh obviously po, no, isang patama para sa anak niya. Napatanong tuloy lahat, bakit dyan ka nagfo-focus? Eh alam mong kalaban niya ng anak mo. Ayan na. Sa next part ng kwento, nag-uumpisa na yung mga memes. Yan, mga hate comments. Ang dami na. Kung makikita mo, ang dami na nagbibigay ng mga komentaryo nila. Pero di dyan, matatapos yung lahat. Umpisa pa lang yan eh. Kasi nung nakikita na nila Carlos, yung nanay niya, syempre, mafo-force ka rin na magbigay ng opinion mo, di ba? Hindi pwede mong tatahimik ka lang. Sinasabi nila, ito yung overall kwento, no, na naniniwala sila na parang mukhang pera itong nanay ni Carlos. Yan yung overall theme ng kwentong to. Hindi ko sinasabi po yan, ha. Yun lang yung kwento. Dahil nga nandun tayo sa investment mentality. Marami siyang mga nakatrabaho daw before or yung mga random na tao na nagsasabi ng mga accounts nila tungkol doon sa nanay ni Carlos. Dahil sinasabi nila na yung main priority nga is mag-cash out doon sa anak niya. I even saw this one post from former trainer daw na nagsasabing ganyan nga daw yung nangyari, no, na ano lang siya,
gusto lang talagang kumita. However ha, I just want to be fair din. It is important to point out na ang dami rin kasi mga fake account nag-a-amplify ng hate towards his mother. Nakikita ko to sa lahat ng issues. Marami po mga fake accounts na nagpaparami ng likes. And maraming mga tao ang hindi alam na hindi pala totoo yung nire-reacta nila. So let's be vigilant pagdating sa ganitong mga bagay. So eto na! Nakikita na rin ni Angelica. Importante rin na for context no, yung mga fake news na mga yan. Kasi nakadagdag yan sa reaction ni Angelica, nakadagdag sa galit ng mga tao sa kanya kahit hindi totoo yung iba, nakadagdag yan, naka-amplify yan doon sa hate. Nalaman na isa sa mga dahilan pala ng pag-aaway nila, at I think ito yung isa sa mga pinakamalalaking factor, is yung pera. May kwento si Carlos na meron siyang kinita sa isang paligsahan kung saan hindi niya alam, eh kinash out pala ng nanay niya yung parang kinita or commission niya dun sa araw na yon. Dahil dyan, hindi ko po alam kung paano naging usapan nila dahil hindi naman po nila sinabi. Pero sabi niya, blinak niya yung anak niya sa Messenger at Facebook para sa peace of mind niya. Siguro kinonfront siya ni Carlos. I-assume natin na ganun po yung nangyari. Itong hidwaan between Carlos and his mother, kumalat sa buong pamilya nila, no? Tatay, kapatid. Yung tatay niya, supportive sa kanya. Nakikita ko nagpo-post pa na sana magkaayos sila ng nanay niya. Yung mga kapatid nitong si Carlos, may sarili-sarili rin nilang opinions. I think yung iba galit din sa kanya, yung iba kampi sa kanya. Hindi na po natin papasukin yun, no? Sa kanila na po yun, pero I just want to state it here for context para alam din natin. Ito na yung isa sa mga pinakamakakadagdag sa usapan. Kumbaga parang nadagdagan ng gasolina yung apoy. Parang ganon. Ito yung girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose. She will add a layer to the story. I think even before the Olympics, nakikita na rin na nadidiscuss siya. May mga gold digger akong nababasa. Mga... Hindi po ako yan ha. Nilalagay ko lang po natin for context. May mga ganong sinasabi rin kasi yung mga tao. Isa sa dahilan ng pag-aaway nila is because of Chloe. I think, if I'm not mistaken, naiinis din kasi yung nanay. Kasi parang pinararating niya na medyo sulsol etong si Chloe. Marami rin siyang accusations dito kay Chloe na mamaya i-discuss natin. And nakikita ko kasi lumalaban din kasi itong si Chloe kay Angelica. Eto may isang post na sinasabi niya dito sa dulo. Japan pa din talaga. Lakas. But malakas din naman si Carlos, God is with him. Which is obviously patama po, no? Dun sa nanay. Okay, dun na ba nagtatapos ang lahat? Hindi pa. Pupunta tayo kay Carlos na imbis na mag-focus sa pagkapanalo niya for making history, share the video of himself. Sa video makikita na nag-e-explain siya regarding sa interview na ginawa ng nanay niya na kwento natin kanina. At ine-explain niya kung ano yung nangyari doon sa pera. Ito po yung hindi totoo, ito po yung hindi. Pero sinasabi niya, nire-reiterate niya na kumuha talaga, no? Or mas malaki pa sa sinabi ng nanay niyang pera na kinuha ng nanay niya, yung kinuha talaga ng nanay niya. Which honestly, nalungkot ako kasi nawala yung focus sa kanya. Biruin mo, dapat masaya ka. Dapat nag-e-enjoy ka. Diba? Dapat inaano mo yung panalo mo, pero hindi na dun eh. Okay, dito ngayon papasok yung sulsul daw si Chloe. Kasi marami sa comments yung nagsasabi na bakit nandyan siya sa video. Hindi niya naman nanay yun. Ito ay issue ni Carlos at ng mama niya. Bilang girlfriend, no, hindi naman sila mag-asawa, dapat irespeto. This isn't about her. Yun yung sinasabi ng mga tao, ha. Mamaya may sarili rin po akong komentaryo dito. Marami rin nagkiklaim na script niya daw yung sinabi ni Carlos. Yun yung comment nila, ha. Para malinis daw yung pangalan niya. But those are just accusations, ha. Wala po akong makita na side ni Chloe about this. Hindi ko pa nakikita at as of the filming of this video. Obviously, hindi ko rin po alam kasi kung ano yung mga sugat nila sa isa't isa. Baka mamaya may ginawang ganito, kaya ganito yung reaction ni ganyan. Importante yun for context eh. Eh, di natin alam yun. At saka actually, kung ako masusunod ha, dapat sa kanila na lang, di ba? Huwag na tayong mangialam. So, ayan na! Nakita na ng mga tao at ng nanay ni yung video ni Carlos. Pati yung kapatid ni Carlos sabi, hayaan mo na, magpakumbaba ka kasi babae yan si mama. Dapat tayo yung magbaba ng pride. Medyo sexist, if I'm being honest. Pero dahil, yun na nga, nagpa-presscon itong si Angelica. Ito yung mga sinabi niya sa presscon niya. Una, hindi raw dapat gawing big deal yung money problem nila sa media. Obviously, siya yung nadidikdik kasi doon. Pangalawa, concerned daw siya sa anak niya
dun sa kinakasama sa buhay, which is si Chloe. Ayun talaga. Sabi niya, malungkot siya dahil hindi na nakikinig sa kanya yung anak niya. At I think ito talaga yung dahilan kung bakit blinak niya si Carlos. Sa dulo ng press con, humingi siya ng kapatawaran kay Carlos at pati sa pagkukutya doon sa girlfriend niya na si Chloe. Sabi niya pa na bukas daw yung tahanan nila para kay Carlos. May pera or wala, galing sa kanya yan. All the crying, of course, was mostly met with laugh reactions. Nakikita ko, maraming hindi naniniwala sa pag-react niya at ginagawa lang daw to para sa pera. Yan yung sabi ng mga tao. So eto ha, eto yung aking reaction. Naniniwala ako na nag-play out talaga yung pera, no, sa issue na to. Ang pag, ano talaga, X kasi talaga yung ginawa ng nanay na pagkuha na hindi alam ni Carlos. Kay Carlos din kasi mismo nang galing na kinuhaan talaga siya ng pera. Totoo na yun at inamin naman ng nanay, although sinasalisi pa yung kwento ng konti. And honestly, karapatan niya if he wishes to go no contact with his mother. Wala po tayong say dyan, no? Sugat niya yan, time niya yan, kung kailan niya gusto mag-heal, kung kailan niya gusto magpatawad, sa kanya po yan. May mga nakikita kasi ako na nagagalit sa kanya. Ito lang yung hot take ko dito, ha? Eh, hindi ko alam kung may magagalit sa inyo sa akin, pero ang moment na to ay para kay Carlos. Medyo naiinis ako sa nanay niya tsaka sa girlfriend niya kasi naging tungkol sa kanila. Kung ako yung girlfriend ha, or kung ako yung nanay, hindi na, kahit galit ako sa'yo, Carlos, hindi ako magpo-post muna. Moment mo to eh. Kung may galit man ako sa'yo, bakit hindi na lang ikaw yung kausapin ko? Napupunta to ay sa akin, no? Yung ate, doon ako naiinis lang. Saka na tayo magdrama pagkatapos, di ba? Ito yung question of the day natin para sa mga gusto manalo ng 1,000 GCash giveaway. Tatanungin ko kayo, ano yung masasabi nyo sa family drama na to ng mga Yulo? At nangyari din ba to sa pamilya ninyo? Yung usapang pera, ayaw sa jowa, i-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III at ito ang aking kwento.